Everyone, hi everyone. I have here Mindanao's top events director. When I say events, hindi lang siya concert, hindi lang siya fashion show, hindi lang siya program. Lahat buong Mindanao sakop niya. Please welcome Arnold Alvarez. Hello, Derekata. It's an amazing afternoon. Ang tagal na natin itong pinaplano. Last year pa tayo. Sa wakas. Ano? Alam nyo, nandito po kami ngayon sa Beautiful Beginnings in Davao City. Ang main organizer talaga nito is Waterfront and of course, Arnold Alvarez here. Ako, I'm just doing the segment of Rene Salud. Pero siya talaga yung overall. Lahat, pinakikita yung background, lahat yan, ginawa nilang lahat yan sa tulong ng maraming sponsors. Pero lahat ito, hindi matutuloy kung wala itong si Arnold Alvarez at the helm. So, thank you, Arnold, for inviting us also. Nakarating ulit kami dito sa Davao. And of course, kami ang magpapasalamat in behalf of the Waterfront Insular Hotel Davao because pag may Rene Salud, iba talaga ang show. And of course, if there is Rene Salud, there is Kata Figueroa as so, the director. Masalamat. Kasi I'm enjoying it. Personally, I enjoy Davao. Ginawa ko dati Miss Universe Davao fashion show. Masaya. And kasama ko rin nung si Arnold. Actually, even sa abroad, nakakasama din namin si Arnold. Okay, Arnold, kwento ka naman. Paano ka nagsimula sa paggawa ng events? Alright, ganito yon. I started as a mayor and classroom college professor sa isang school dito. Which is? What school? Rizal Memorial College. Okay. Yes. At the same time, I was the artistic director of the Maharlika Dance Company. So, at first, ang ginagawa ko talaga, kasi kinukuha ang Maharlika mag-perform outside. So, yun, sinasabi ng mga guests and clients na, Arnold, gumawa kayo ng sayaw na ganito, ay bisita kami, may convention kami. So, yun, all started as magmamount ng dance production. Eventually, parang sinasabi na ng mga clients, Arnold, pwede bang ikaw na lang mag-organize ng ganito? Overall, oo. Hanggang na-develop ko siya, of course, with the intervention of this mga friends natin from Manila, one of those is ikaw, na meron kang matututunan from them. So sabi ko, why not? So doon nag-umpisa na talagang pwede palang magiging event or sabihin na natin, creative director. So aside from that, nagtuturo din po siya sa school. Yeah. He's also in the academe, no? Yeah. Ang current school mo ngayon is? I'm with St. John Paul II College of Davao. I am with the Cultural Affairs Division. I am the director for Cultural Affairs. See? Iba po yan. Hindi lang po yan gumagawa ng events. Cultural Affairs Department ng school, hinahawakan niya. Ibig sabihin, talaga ang trust sa kanya, hindi lang ng mga politicians, but the academe as well, no? Talagang nandoon ka pa hanggang ngayon. Yes, yes. As a matter of fact, we have this school-based, academe-based na dance company. Ito yung Sining Tala Dance Company. Sining Tala, yes. Yung kasama natin pag nag-abroad. Yes, pag nag-abroad, yes. Yung ano yon, ako pagkagagaling. Kasi, alam nyo po, si Arnold, because he's also an academician, medyo strict din, no, sa mga pagdating sa discipline ng kanyang mga dancers. That's why the dancers themselves really perform very well. Ilan yung mga nakatrabaho ko sa kanya, iba graduates na, yeah. Wala na, may panibago na siyang tinitrain ulit na mga bata. But, you know, the discipline is there. And of course, production-wise, malaking bagay yun, Arnold. Yes. Yung malaking bagay. Arnold, malala ka dito sa Mindanao. You're all over, di ba? Oh, you're all over. How do you deal with this, especially the LGUs? Paano ka? Kasi ang hirap din kausap, no? Ang iba-iba ng ano yan. Fortunately, I started way back 10 years ago. Yun ang na-notice ko na when I will start with one particular local government unit, pabalik-balik na siya. And every year, so like, ngayon I have this LGU somewhere in Surigao, pang 14th year ko siya na festival every year. So ganun din sa ibang mga local government sa LGU. So parang labang tumatagal, nagkakaroon kayo ng mas magandang relationship. Not just business relation, pero alam mo yung personal na
Oh, sige, bahala ka na dyan. Trust. Yes. Nandun na yung trust. Kasi alam niyo po ba, he's based in Davao, pero nakakarating po yan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Kaya sabi ko nga kanina, talagang Mindanao ito. Mindanao ang hawak niya. And so far, Mindanao is the best. You know, he's the best. He can handle everything. Meron siya mga beauty pageants, meron siya mga festival, yes. Di ba? Meron fashion shows na ginagawa dito. At he's doing it in his own ways na talagang maganda. Kasi hindi babalikan ng kliyente eh. Yes. Di ba? Kung hindi sila masaya. Di ba? Arnold, to what do you attribute your success? Unang-una, nagiging well, of course, aside from my family, na yun naman ang pinakauna. Pero this, for the longest time, it's been almost 30 years. This is my 29th year in the cultural. Alam mo yung inspiration ko talaga, itong mga bata na nagiging scholars, na magtatapos sila. So, doon ako humuhugot ng saya, humuhugot ng minsan nalulungkot. Pero at the end of the day, sila yung the wind beneath my wings, na ang saya ng feeling pag meron kang napatapos na ilan na yan sila. Pero of course, huwag natin kalimutan si family na andyan, sila yung aking backbone, inspiration every day. Na as a matter of fact, sa event na ito ngayon, pinapunta ko talaga ang family ko, yung sister baby mo kanina. Yes. So yun, pero iba yung nakakatulong ka itong mga scholars natin sa dance company. Arnold, mapunta tayo dito sa particular event na ginagawa natin. This is your fourth year, no? Yung Beautiful Beginnings at Waterfront Insular Hotel in Davao. 4 years na, napatunayan na, you have a good relationship, rapport with the people of the Waterfront Insular. Ano pa yung 4 years mo nang ginagawa, di ba? Iba-iba, sabi mo nga kanina, isip na naman na isip. Moving forward, ano pa yung mga plano mo for this event of yours? Alam mo, na pag-usapan namin with the GM, Sir Ali Banting, and of course, this sales and marketing manager, Sir Pao, with this young core group, sinasabi ko na hindi pa tayo tapos ganyan, pero alam mo, nag-iisip na tayo for next year na sana man lang mas mapalaki pa natin, getting bigger, bolder, and andyan pa rin si Mama Rene, kasi parang nagiging premium yung preparation, event, yung event, because of their surname sa Lud. And then of course, we will top with other designers if it's possible. Mm-hmm. But still, I am imagining na magkaroon tayo ng medyo mahabang, a little longer of showcase ni Mama Rene. Mm-hmm. Yun ang inano ko, na mas mapalaki pa natin. Oo. Yun. Dapat naman, di ba? Yes. Arnold, kasi you're going on your fifth year. I'm sure hanggang 10 years yan. Di ba? Sana tuloy-tuloy lang. Yeah. More concepts, di ba? To really work. Tignan nyo yung likod namin. Nakikita nyo ba yung background? It's part of their preparations, di ba? Lahat yan galing sa utak nila, nagsama-sama sila. Tapos, they came up with this. And, ito na lang, Arnold, ha? Ito na lang ang tanong ko. You have a son. Yeah. If ever ba, pasukan niya rin ang ganitong klaseng industriya, will you allow him? Or will you, parang, i-urge mo siyang pasukan din ito? Alam mo, that's really a good question, kasi hindi ako tatanungin. Palagi kong sinasabi at the back of my mind, even to my sister and my brothers, na sinasabi ko with this young kid na anak ko, sabi ko, I hope he will not be like me. Why? Parang feeling ko, hindi niya kakayanin yung mga bagay na struggles ko. But that's being the father of you, being protective to your son. Probably. Pero paano nga kung one day sabi niya, Dad, sama ako? Ay, Diyos ko. Alam mo ba kanina, nag-prepare kami for this makeup room. Tapos siguro nakita niyan, bot-bot ko yung lamesa and this tablecloth. Alam mo bang binuhat niya ang upuan and sinabi niya, Tatay, I will work. I will work. Tapos sabi ko, alam mo na, kinikilabot. Sabi ko, oh my goodness. Pero
But of course, wala naman tayong ibang magawa kundi suportahan kung ano ang gusto niya. As a parent, yes, diba ganun ka? So, kasi medyo bata pa eh. Hindi natin alam pag teenager na or lumaki na o kung ano yung gusto. Yes. Support lang tayo kung anong gusto niya. At least, di ba? At yeah, kung sakali, mami magmamana. Di ba? Parang pero, ganun. Pero, di ba, you know, baka mag-asawa din siya later on na interesado sa ganitong klase mo. Yes, why not, di ba? Pamana mo support na lang sa son mo. Okay. Anyway, Arnold, last question. Kasi you're busy. Maraming ginagawa po. Kasi, inano ko lang po siya, kinidnap sandali. Anyway, Arnold, talk to the young people out there who would like to be like you. Especially, dito muna sa Mindanao, and who knows, national. What can you tell them? Alam nyo, isang bawat biyahe ko everywhere, nagda-drive ako or sumasakay ako, meron akong, pag nasa probinsya na kami, meron akong parang, how do you call that? Somebody's walking like 8 years old, 10 years old, naglalakad, kalalabas ng school, naglalakad, siguro ang layo pa ng lugar. Nasa isip ko palaging kinausap ko yung kapatid ko, who would know then na yung bata na yan, magiging isa pala siyang choreographer, magiging isang director, hindi natin alam because I grew up in a province, hindi ko alam na dito pala ako magsisettle sa Davao. So isa lang masasabi ko, have a lot of dreams, then make a priority kung ano ang gusto mo sa buhay mo. Kasi kung medyo madami din ang gusto mo, parang baka pati si God maluloka sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Focus ka ng isang bagay. Then from there, pag naka-establish ka na sa isang bagay, pwede ka na doon manganganak kung anong gusto mo. Ay, gusto ko mag-venture na naman sa kanya. Pero kailangan may isang bagay na ipo-focus natin. If you love to dance, you start dancing now. If you love to create coloring the face of somebody, mag-makeup artist ka, go for it. Then from there, pwede ka lang ano. Walang limitation ang dream. Walang bawal hanggat kaya mo, kayanin natin. Pero kailangan God-centered tayo. Ay, yun. Alam mo, lahat na na-interview ko, lahat yan ang sinasabi. Yung pag-advise, sinihinga na advice to the young, kung ano, para lang di nila makalimutan, di ba? Kasi, yes, oo, diba? God-centered talaga. Kasi wala tayong magagawa. Ang bilis ng buhay. Pag sinabi ng Lord na gusto ko magiging ganito ka, tutulungan tayo. Gumising ka na lang isang umaga, tinawagan ka. Ganito, gusto ko magpagawa sa iyo na, ito na ang break ko. So yun. Pero pag ayaw din ng Lord na gawin mo yun, hindi talaga yun. Hindi mangyayari. Yes, yun yun. So Arnold, thank you very much. Thank you for saying yes to this. Alam niyo po, alam ko iniiwasan niya to. Na-intervene ko siya. Akala niya hindi ko alam. Pero talagang ngayon kinorder ko siya kasi nagpa-picture kami together. Ay, hindi pa kita na-interview. Hindi pa pwede yan. Kaya sabi niya, halika na ngayon na. So everyone, I hope you learned a thing or two from I'm sure you did, from Arnold Alvarez. Yung mga nangangarap, mangarap lang, di ba? Correct. At magdasal. Yes. Di ba palagi? Yes, kasi wala namang mangarap ka nga, wala namang blessing niya. It's useless, di ba? So thank you everyone for watching. Arnold, salamat. Salamat din, Kata. It's really my pleasure. And again, sa mga viewers, talagang it's really a pleasure of mine na makatrabaho ko ang isang Kata Figueroa. From the bottom of my heart yun. Palagi kong sinasabi kung sino man ang nakakasama ko. And fortunately, we started 2016. Oo, Miss Universe. Yes, and now... And even earlier, no? Pero doon tayo talagang boom sa Miss Universe. And it's really very inspiring na pwede pala. It's not just, hindi pala ang opportunity for Manila people. We have an opportunity. We need to work hard for this. And of course, pray hard for this. Oh, yes. So thank you again. Thank you. I know you're doing a lot of things after this. Ako'y maliligo na rin para yes, sa mamayang show namin. So thank you everyone for watching. Thank you. Bye.